What's up guys? Welcome to my YouTube channel. So, meron po tayo ngayong tanggap. Isa pong CRT TV. Mga 14 inches lang po ata ito, guys. Issue nang mayari, guys. Standby indicator na lang po siya dito. At hindi na po siya nag-o-on. Try po natin. Sak. Power on. Yan, guys. Standby indicator lang siya. Hindi siya nagpa-power on o nag-oscillate. Yan po. Dapat sa mga ganitong China TV, yung CRT TV, pag sinaksak mo at pinower on mo, automatic na po siyang mag-o-on. Kahit po second power po natin dito sa kanyang mga button. Dito po. Wala po talaga, guys. Hindi po siya nag-o-oscillate. At parang mayroong kakaibang tunog po sa loob. Parang sumisipol po. Ayan po. So, ngayon, guys. Try po natin ayusin itong TV na to. At samahan nyo ako, guys, hanggang po sa dulo. Try lang po natin, guys, kung magagawa po natin. Disclaimer lang, guys. Newbie lang din po ako sa pagre-repair. Nagtatry lang po sa pagre-repair po ng mga electronics. So, guys, samahan nyo ako hanggang sa dulo. You guys, and God bless po. So, ito, guys, nabuksan ko ng ating TV. Ayan po. Ang gagawin po natin ngayon, guys, ay magbo-voltage check po tayo. So, itataob po natin itong board na to para makapag-voltage check po tayo. At first po, tanggalin po muna natin yung mga connection po, yung kagaya dito sa mga input, dito sa sensor. Wait, guys, pause ko lang muna, tanggalin ko muna yung mga connection. Itataob po natin yung ating board. Okay, guys, lang. So, ito, guys, magbo-voltage check na po tayo. Ayan po, range po natin ating tester sa ating volt DC. Yan po, naka-range na po tayo sa volt DC. Palawin lang natin. Tapos, yung ating negative test probe, lagay po natin sa ating chassis ground. Sa ating ground po ng ating secondary. Yan po. Dito po nakalagay po sa ating spring. Yan po, nakalagay po. Yan po yung ating chassis ground. So, first po, sukatin po natin yung ating B-class. Kung normal ba yung ating B-class. Ayan, guys. Okay. Tutok po natin ating tester dito po sa ating itutok po natin ating tester dito sa ating B+ lane. Dito po. Sukatin po natin ating B+ kung ilang po yung susupat dyan. So, meron tayong 110 volts at nagdadrop po sa 50 volts. Ulitin po natin. Tingnan nyo, guys, ha? Yan po. At magdadrop po to 50 volts. So, may problema po talaga dito sa ating TV. In particular po, dito po sa ating may B+. Pag nag-o-oscillate po siya, nagdadrop. Pag hindi naman nag-o-oscillate, steady po yung ating voltage na 110. Pero pag mag-oscillate ng ating TV, nagdadrop po sa 50 volts. Ayan po. So, ito, guys, ang mga karaniwang na problema dito. Pag hindi naman shorted ang ating horizontal output transistor, may posibilidad po, may problema po ang ating flyback transformer. Ayan po. Ito po. So, para, guys, ma-isolate po natin na maigi at ma-test po natin na good or bad ang ating FBT or flyback transformer, mag-i-input po tayo ng panibagong voltage at magdadrive dito sa ating flyback transformer. Gagamit po tayo ng flyback tester po. Wait lang, set up po lang ang flyback tester. Ito, guys, bago tayo mag-test po ng ating flyback transformer, ihang po muna natin ang ating fusible resistor po dito po sa ating may B+ lane. At i-observe po natin yung voltage kung magdadrop rin po ba kung nakahang po yung ating fusible resistor.
natin po. So guys, ha, make sure po nga hindi po nakasaksak ang ating unit sa pag solder at pag desolder or paggagalaw po ng mga kung ano-ano dyan. Dahil pag hindi natin matanggal sa saksakan, may posibilidad po nga masira po lalo ang ating nire-repair. So yan guys, make sure po na nakatanggal po at naka-discharge po ang ating mga filter capacitor. Kung walang pundo na po ang ating mga filter capacitor. Ihang ko lang guys, ang ating fusible resistor. Wait lang. Ayan guys, nakahang na po ang ating fusible resistor dito sa ating MP+. Ito po yung guys, ito. Ito yung fusible resistor. Nakakonnect po yan sa may ating B+. B+ lane. Ito po yung dahil po natin B+. Filtered po ng B+. Diretso po dito sa fusible resistor. At magkoconnect po dito sa ating flyback transformer. Sa B+ ng flyback transformer. So, ito guys, ang test po natin. Observe po natin ang boltahe kung magdadrop rin po ba. Try lang natin guys. Dito tayo mag-check dito. Tingin na ito sa tester. Saksak. Yan po. Meron tayong 110 volts. Yan po. Kung mapansin nyo guys, hindi po siya nagda-drop. Yan po. Means, ang problema po natin ay wala po sa power supply guys. Ang problema po natin ay nasa load po ng ating B+. In particular po, ito po yung flyback transformer. Ito po yung ating load at itong horizontal output transistor. Para guys, ma-isolate po natin na mabilis ang ating rene-repair ngayon, mag-input po tayo ng panibagong B+ dito sa ating flyback transformer at panibagong driver po. Gagamit po tayo ng flyback transformer tester po or FBT tester. Yan po, flyback tester. Yan po. So, set up ko lang guys yung mga connection at explain ko na lang mamaya para di mahaba ang ating video. Okay guys? So, ito guys, naka-set up na po ang ating connection ko sa ating flyback tester po. Yan po yung aking flyback tester. Yan po. So, itong red na wire na po ito, patungo po ito dito sa ating B+ po, nating flyback tester. Ayan po. At itong black wire na ito, yan po. Patungo naman po doon sa ating collector po ng ating flyback tester. Itong ating wire po na may tape po, ito po yung ating magsisilbing ating ground ng ating flyback tester, ang ating ABL. Ayan po, nakonnect po yun sa ABL. Ayan po, nakonnect din po yun doon. So guys, so ito guys ang connection natin, 3 wire lang. Ayan po, connection po natin. Ito guys, ganito po ako mag-repair. Sinisigurado ko muna yung sira ng ating TV. Para pag bumili tayo ng parts sa kung mapabili man tayo ng parts sa may-ari sa tindahan, sure po tayo na yun talaga ang sira. Hindi tayo mapapahiya sa customer. Baka kasi bumili yung customer, hindi pa pala yun ang sira, kaya mas maigi po na sure po tayo sa ating nire-repair. Dapat alam po natin na yun talaga yung sira ng ating TV or ating unit. So, ito guys, ganito po ako mag-repair. Nag-triple check po ako sa parts po para po sure po yung may-ari na or sure po tayo na yun talaga ang ating dapat palitan. Ito guys, ang pamamaraan ko sa pag-test po nating na flyback. Magamit ako ng flyback tester. Ito guys, kahit naman hindi tayo gumamit ng flyback tester, mag-actual na lang po tayo ng flyback at pero guys, ang disadvantage lang doon ay kung hindi ba talaga yun ang sira. Kumbaga, pag meron tayong flyback tester, makaka-sure po tayo na ang problema po talaga yung flyback. Hindi tayo mapahiya po sa ating customer. Yan po. Ito guys, style ko lang ito sa aking pagre-repair. Iwan ko sa iba, pero ganito po ako mag-repair. So, walang basagan po ng trip guys. Okay? So guys, try po natin. Ito guys, explain ko. Pag ang ating boltahe po dito mag-drop po ang ating boltahe dito, means po ang ating flyback
flyback transformer ay sira. Pero pag ang ating boltahe po dito hindi mag-drop, good po ang ating flyback transformer. So ayan po yung pagkikilanlan po ng ating o pag-test po ng ating flyback. So guys, i-power on, i-saksak ko lang aking flyback tester. Wait lang guys. Wait lang. So guys, tutok lang kayo. Power on ko lang. Yan po, nag power on po. Nag 100 volts. Ayan po, i-on po natin yung ating B+. Yung guys, nag-drop po ang ating boltahe. Yan po, nagda-drop po. Means po, sira po ang ating flyback transformer. Confirm po na sira po ang ating flyback transformer. So, ito guys, kausapin ko na lang yung may-ari kung payag ba siya. Palitan po natin yung kanyang flyback transformer. So, gaya nga sabi ko guys, na mas maigi po na sure po tayo sa ipapabili po natin sa customer para sure ball po tayo. Hindi tayo mapapahiya kung ano man. Kasi guys, kung mag... okay naman guys kung mag trial and error tayo sa pagpalit ng flyback, pero mas maigi na rin po na nakakapag-test po tayo ng flyback transformer para sure na sure po, 100%, yun na po ang sira. So guys, stay tuned lang at balikan ko kayo mamaya pag makausap po ng mayari kung payag ba siya na palitan natin ang kanyang flyback transformer. Okay, what's up again guys, welcome again to our YouTube channel. So ito guys, nakabili na po ako ng flyback transformer para po dito sa ating TV na rene-refer ngayon. Ito po. So medyo natagalan ako guys, mga 1 week ako na naghintay nito dahil sa online ko pa po ito na bili. So ito guys, try na po natin na ikabit kung gagana na po bang ating TV. So ang flyback na ito ay isang 1010A. Very common po sa CRT TV ng China, yung universal board. So ayan po guys. So ito po. So very common po ito, yung nagamit po ng mga China. So ngayon guys, try na po natin ikabit at test na po natin. Okay guys, pause ko lang muna. Ito guys, magpalit na tayo ng flyback transformer. So tanggalin lang po natin itong flyback na ito. Flyback transformer na luma. At natapit po natin ito. Okay guys? So guys, sa pag tanggal ng may anod cup, i-discharge po muna natin yan ng screwdriver. Ganyan po. So ganyan lang po guys sa pag-discharge. So yan guys, discharge na po yan. So ngayon guys, try naman natin tanggalin. So ito na guys, ang natanggal na po natin yung ating flyback transformer. So ngayon naman guys, ikabit naman natin itong bagong flyback. So ayan guys, na lagay ko na dyan. So na-solder ko na. So linisin lang natin. So yan guys, nilinis ko lang. So ngayon naman guys, isunod naman natin yung mga connection dun sa ibabaw, sa anode cup, sa may focus, at saka sa screen. Okay? So ayan guys, nakakabit po na. So ito guys, itong para sa anode cup, ito po, para sa high voltage.
Itong red wire naman ay para sa focus. Dito po yung nakakabit. Dito po. Yan po. Itong gray na wire, dito naman sa ating screen. Sa brightness ng ating screen. So, ito po yan. Yan po. Siya po yung nakakabit. So, ngayon guys, try naman natin kung magdadrop pa ba yung ating voltahe. So, what's up guys? So, ito na. Na-assemble na po natin ang ating flyback transformer. Na-solder na po natin dyan. Nakabit na po natin yung para sa focus. Yan, to. Para sa screen, brightness, to. At para sa ating high voltage, may anode cap, ito po. Kung mapansin nyo guys, linagyan ko siya ng silicone sealant para hindi sumingaw ang ating sa may anode cap, may tube yung high voltage, hindi sumingaw. Yan po ang purpose bakit linagyan ko ng silicone sealant. Ito guys, kahit naman nilagyan, pero para mas tumagal, linalagyan ko na lang po ng silicone sealant para iwas pack job na rin po. Dahil katagalan guys, sumisingaw po ito. Kaya naagapan ko na lang. So, ayan po guys. So, mapapansin nyo guys, meron tayo nakasimbol itong tester. Ayan po. Itong malaki na ito, sa Sutec, ay minomonitor niya yung ating B+. So, ito. At yung maliit naman, Soy, minomonitor niya yung ating 180 volts. Wait lang. So, ngayon guys, testing na po natin kung gumana po. Okay, wait. So guys, testing po natin kung hindi na ba mag-drop ang ating B+. So, ito guys, tingnan na lang. Okay, saksak ko na. Then, saksak. So guys, 110. At hindi nag-drop. Kung mapansin nyo, yung sa may 180. 190, masyadong medyo mataas pero okay lang yan. So tingnan po natin, ayan po, may heater na po siya, kung makikita nyo yan guys, may heater na po siya. Tingnan man natin yung screen. Wait lang guys. Yan guys, may picture na siya. So ito guys, success po ang ating repair po ngayon. Yun na lang, i-assemble ko na lang guys, para makita nyo yung kabuuan. Okay guys, pause ka lang muna. So, what's up guys? So, ito na. Setup ko ng ating TV. Okay na po siya. So, ayan guys. So, ayan guys, na palitan lang natin ng flyback ang ating unit ngayon, ng ating TV. Dahil nagdadrop po ang kanyang B+. So, ang flyback po talaga ang dahilan bakit na nagdadrop ang ating B+ sa ating TV na ito. So, ito po, napalitan po natin ng flyback transformer ang ating TV at nag-okay na po siya. So, ito guys, ang pinalit natin. Ito po yung luma. Ayan po. Okay guys, thank you po sa panonood at God bless you po. So,